Opposing command, kindly give the order of tikas pahinga. Let me begin by just giving you a very simple story on how war would affect our lives. Ang nanay ko po ay mestiza Maranao. Ang lola ko ang Maranao. Lolo ko Chinese, yung galing talagang siyamin. But my father is Cebuano. We trace our lineage from the father, so Cebuano ako, but I never stayed there for a moment. Then, ang anak ko, yung vice mayor ngayon, nag-asawa yan ng Moro lady. Ang nanay niya, Maranao, ang tatay niya taga dito, Tausug, Sangkola ng Hulo. Alam mo, noon pa, mayroon si prosecutor, nasasaktan ako na makikita ko yung gera na, especially yung dito. Di masya iba yung sa Communist Party of the Philippines. Na may mga pinsan ako na iminilef noon dyan sa Lanao. And I would always say, kailan pa itong matapos itong gera na to? Because basically, walang tao na gustong pumatay at mamatay. Di ang problema nito, may mga tao na gusto nila ang ibang paraan, just like the Communist Party of the Philippines, kunin nila ayaw ng eleksyon, kundi force of arms. Yun ang naka-diferensya. Because we really do not believe in killing people just to get control of government. You have to have, sino bang maniwala na maging presidente ako? What's the how destiny of this planet go? Andito naman sa ano, alam nila yung mga Moro na ang anak ko, mga Tausog. Kaya lang, may diferensya tayo. So, ang trabaho ko when I became president was really to seek peace, not war. At inumpisahan ko na kaagad yung peace talks, pati yung mga tao dito, pati kay Noor, kilala kami matagal na. I've been telling him, Noor, can we just talk about, tapos maghanap tayo ng paraan kung paano. So with the Communist Party of the Philippines, as a matter of fact, wala nga nakalam, not even Secretary Lorenzana, bigla na lang silang na-surprise that I will declare a truce. Yun, gusto kong ipakita sa kanila. Na without their urging, without their asking for it, binigay ko na kaagad to show good faith na gusto kong pag-usap tayo ng mapayapa. Yung nag-iba ang isip ko because one day, sabi ni Secretary of Defense, marami naman nangamatay mga sundalo at injured seriously because of getting blind. Eh, sabi ko, anong klase ito? So, I decided to leave. Pasok agad sila ng statement na, sana kagabi pa man sana, i-sispy na rin namin. Sabi ko, huwag mo akong lukuhin. So, yun ngayon. But we are still pursuing the talks with or without season. Dito, ready na kami, I don't know, but it would come within this month. As the Duresa and the guys na sa government panel to talk to Noor. At kung maaari sabo, isabay ko na lang kasi magastos yung isa't isa. Pwede naman yung in the discussion, half of the discussion with Noor and half of the discussion would be with the MILF. So, may sabi ko, in the meantime, huwag ninyong do not. But the problem is itong Abu Sayyaf, or I really don't know whose identity for what. Kasi hindi naman, I have been talking to Noor, sabi niya, sige lang, but hindi ko kasi
kaya tong ito, minsan, well, anyway, sabi ko, those who want to destroy us, then you have to destroy. We not only fight, we destroy. Kaya kung hindi, wala naman mangyari. Wala naman mas kausapan. Ako, anytime, I can sit down and talk peace to them. And anytime, I can request the armed forces of the Philippines to just stay put. Ang problema sila. Ngayon, itong mga komunista, kung if it is to their favor, Geneva Convention, treatment of prisoners. Pag hindi sang-ayon sa kanilang fighting stance, using the landmines, walang Geneva Convention. Sabi ko, kung ganoon kayo, eh wala talagang kapayapaan to. Sabi ko, you started the war 45 years ago. Do you want to continue for another 45 years? Sabi ko, kami sa gobyerno, gusto namin. Eh kayo. Ito kayong mga taga tausog, mga taga hulo. Alam naman ninyo yan, baski saan. Lahat ang tausog sa Davao may deputy mayor. Lahat tinutulungan ko doon. Kasi ayaw ko ng gulo at yung marinig ko na inaapi-api kayo. Gusto ko tabla tayo. Eh, ako ba'y dugong moro? Eh, kuya naman siguro, naintindihan ninyo yan. At pwede ba tayong mag-usap? In the meantime, we do not fight. But ipag inatake yung mga sundalo ng gobyerno, eh wala akong magawa. Kisa kami yung mamatay, di kayo na lang. Mahirap man yung nasabihin ko sa kanila, patanga-tanga ka lang dyan kasi may ceasefire. So you have to be very vigilant, of course, the soldiers of the Republic. And sa lahat ng bagay na kailangan ninyo para manalo kayo, iibigay ko. Sa panahon ko, wala kayong problema. Ah, okay na ang bayan natin sa akin. Hinabol ko na lang ang droga. Kasi dyan, sinisira talaga ang aking. Yung mga overseas workers, namamatay sila sa trabaho, papadala ng pera dito. Kalain lang nag-aaral yung anak niya, they think that it is spent for education. Long before the new na nalulong na pala sa droga or biktima ng drugista. Either hold up, rape. Hindi ko maintindihan kasi ito minsang sitwasyon natin. But I would not want to criticize again anybody. I was just giving a retort of what I heard. But I'm sorry, I'm not ready to entangle. Pero ito lang. Along the way, sabi nila, sige sila count dyan, 1,000 na halos ang namatay. Bakit? Ilan ba ang Pilipinong inosente na namatay in the wake of this drug crisis? Ako sa Davao, talagang sinabi ko, pag ikaw ay drugista, hold upper, kidnapper, talagang papatayin kita. At talagang pinatay ko. Huwag na tayo magbulahan dyan. And Davao was able to grow a little bit. It is now a progressive city. Na-maintain ko yung control, even din now president. Mabuti naman si Inda yung anak ng naging mayor. At least yung mga hold. And happy lahat kasi kami doon, Maranao o Tausog, because they can vote to me anytime. I have this connection with them, though baski konti lang. Yung mga anak ko, yung mga apo ko, Tausog pareho. Isang linya ng ano ko, Tausog. So ayaw ko magipag-away sa inyo kung maaari, mag-usap na lang tayo. I hate, of course, to kill people. But paunumnahan ang mga trupa ng gobyerno, eh mahirap yan. Pero if there's anybody more interested in this Philippines ngayon, especially peace with the Tausog and with the rest of Mindanao, ako. Wala na siguro ang presidente after me na maka... Unless you elect a Moro president. Sana panahon na
Pero sabi ko, para makauwi na lang itong mga tropa, baski ganun sila, they enjoy the peace of the land, they can go back to their families. Pati sila, worried yan. May mga pamilya na iwan yan. Eh, may nandoon yung drug sa Mindanao, sa Manila, pinakamalakas. And even in Mindanao. So, everybody is under stress. Mag-isip pa sila dito kung ano, paano na gawin trabaho nila. Mag-isip pa sila doon na iniwanan nila mga pamilya nila. Inaakyat ng bahay, nire-rape, pinapatay yung mga bata, o hindi inaatsa. So, I pose this question. Ilang namatay sa itong gera na ito sa droga? At ilang na namatay na itong rebellion sa Mindanao? Mag-usap na lang tayo, then we can have a demarcation kung ano ang gusto niyo. But we cannot return to you. Yung kasi napunta kami ng Mindanao, tatay ko, binata pa, nakapag-asawa ng Mindanawan. So, hindi na kami pwede, mga Kristiyanos dito, wala nang mauwian doon. Migrants na yan eh. So we have to understand each other, for after all, only because of religion, daradala ng mga Espanyol ang Islam dito sa Mindanao. But Islam was ahead, where I said almost 65 to 70 years, ang Islam nandito na sa Mindanao. Naintindihan ko yan. Huwag sa akin minyo na inaagaw sa inyo, hindi. Hindi agawin yan kasi hindi, nandito na kami pinanganak. Ano ba naman kasalanan namin? So I would like to appeal to all that we stop this war. I'm pleading para wala nagdugo. I will talk to you. Nahiya nga ako hindi makalabas sa kampo, but you know, I have a briefing and I have to take off because kailangan mag-take off ako may araw pa. Eh, wala man ang, I cannot even provide you with a, sa actual, if you agree for a peace, I will lengthen the runway and make it operational day and night. Yan ang sinasabi ko sa inyo. And I will bring the Arab investors here para wala kayong masyadong dynamics. I-guarantee mo lang ako na gusto na ninyong maghinto sa away at mag-usap tayo. But lastly also, I address myself to you directly. Wala kayong problema. Lahat ng kailangan ninyo that would place you in a superior position to do your war, you will have it. As long as we are at war, wala kayong problema. Lahat ng hiningin ninyo, inyong ospital, bago lahat, MRI, yung barik, it's a machine na yung matagal na, you know, when you are not extracted easily kasi may bakbakan pa. At you are, may gangrene ang medyo umiitim na. You can just, mayroon na yan doon sa ano. And I have placed the mga jet ko, binigay ko na sa armed forces sa inyo. Yung jet ko, ambulance. Even if there is only one patient, ilipad kayo, use the plane. Yung Fokker ng presidente yan. Kayo na ang sumakay, lalo na kung kayo ay kailangan ng medical attention. You can have it. Ako, mag-commercial na lang ako. Okay ang commercial. Wala namang problema, in-inspeksyon naman lahat eh. So, what's the problem? Security risk, how can that be? May X-ray nga dyan eh. Delikado ka lang kung buksan mo yung pinto ng aeroplano tapos lumundag ka doon. Hindi ang problema ng piloto yan. Problema na yan, presidente na. So, I'm here to assure you na I'm renovating your one big building, original, sa medical center niyo. And I'm putting up another one. You have 4 state-of-the-art na pang karamihan sa inyo kidney sa alat yan kasi minsan gulay lang nilulubog ninyo sa ano para masarap.
So, karamihan yung kidney, yung laser. Wala nang, ano, may nakita ako niyan, yung laser light. Pagkikita ko doon sa motor, pumuputok yung bato. Yun. Yung sakit na sa utid, ah, napunta yun na. Pa-injection ko na sa doktor mo. Iwak ka pa. Mawakig ang punta. Ano ba bata? Huwag kaya magbili ng kondon? Yan, iba yun. Mahirap yung may kate ka ng ganun. Kamot ka ng kamot, barilan dyan. So, I said, you'd not be wanting. There will never be a time magsabi na pabayaan ng armed forces, hindi nabigyan ito, hindi nabigyan noon. And even in the art of fighting, your equipments will be there. And we will have more of that. Sabi ko kay, ano, bilhin mo kailangan para superior ang fighting natin, including the spirit. So, yan lang ang mensahe ko. Trabaho lang tayo for this republic. Yun ang mga tao talaga ang babayad sa atin. And at the same time, before I leave, I reiterate my commitment to the Moro people, to the Tausog, na gusto ko po matapos ang giran to at makauwi na rin ang sundalo. May mga pamilya rin sila. At maghintay na lang tayo ng gira sa China. Baka gira tayo ng mga gago. Hirap yan. Medyo wala tayong missile, pero hand to hand, kaya. Kita mo, puro syagit mo lang. Kita mo mga kungpo-kungpo. If they, you know, China has a state of the art, nakikinig sila dito sa akin real time. Eh, marunong na, mayaman ha. They have this electronic. Kaya sabihin ko rin sa inyo, yung droga, yung nagsibata nandoon na sa China. So there's a digital map there. May mga ano kami, pero wala kaming mukha, pangalan lang. Pero Ilya, won't you see? Yan sila ang nagdidirect. Tawag lang, pag O na yan, makikita na nila ang mapa. I-zoom in mo sa tundo, pandakan. O, pasok mo dyan, yung may tindahan dyan, no? Tapos, kunin mo yung pera maya sa tabi ng City Hall, may kotse doon ang pira number. O, how do we fight that? Punta tayo ng China. Eh, kung ready na kayo ngayon, alis na tayo. Punta na tayo doon. Kung kaya natin, but you know, it's not devolved. Kaya sabi nga ni Ramos, well, tanungin mo lang sa mga sundalo kung paano ako na presidente. Ramos said na ganito yung gawin natin, being the statesman of the Republic of the Philippines. Sinundin ko. I had a soft landing sa judgment. Ganun lang, huwag mo siya doon. Hindi tayo apurado na makipag-gira. Apurado tayo na makipag-usap. So with that, I have to fly home. I have about a few minutes of light to take off. If you happen to, by the way, yung mga Medal of Valor ninyo, I met one in Bulusan. Medyo yung kamay niya hindi na masyado maganda. Binigay ko siya ng Magnum 357. Ginawaan ko siya ng holster dito. Kasi ang draw niya dito na. O sabi ko, mag-practice ka. Kasi yung isa medyo, yung dalawang Medal of Valor ninyo, bigyan ko rin. Ng mga, yung mga caliber na hindi niya. Parang collection yan, matanda na ako. Wala na, nawala na sa akin yung ano. Trabaho na, mamatay ako sa trabaho nito. Wala na, I'm 71 years old. Binigay ko na sa mga anak ko, but if you, ibigay ko. Ang sunod na Medal of Valor, taga rito, magpadala rin ako ng bagong baril at ipahiram ko sa inyo yung girlfriend ko. 1 month lang. Huwag mong ipasa sa iba. Kung sundalo ba naman, utang ina. All for one for all, buang na. Wag dyan. Hindi kasali yan. Ano lang yan? Sabihin ko na, itong, baski anong klaseng mukha niya pagka Medal of Valor,
Gwapo yan. Magandang lalaki yan. Huwag kang mag-alala. Totoo. One sidearm, maganda. At yung girlfriend ko na medyo, matanda na lang ito, yung bago akin lang. Yung luma. Maraming salamat po.